Hello mga kalingap, Danki TV sa mga bagong mga bago lang sa aking channel. Huwag niyong kalimutan pag-like, share, pinutin ang notification bell para kayong updated sa mga sunod na video gaya nito. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung unit ng Mazda Scram every weekend. 4x4 automatic turbo double sliding door. Ito yung unit na every weekend ng Mazda. Yung nakita natin, yung ating gulong 155x65R x14. Ang kulay sa unit natin ay kulay green. Ang ginagamit nito ay original na pintura antsal. Yung headlight, nakita natin yung tinatawag na 3-layer. Parang nakita nyo yung tatlong ano, yung layer niya. Ito, mayroon siyang auto leveling. Ibig sabihin, may sensor siya na kusa siyang mag-adjust kung paakyat or pababa yung angle sa ilaw papunta sa dulo. Makita natin sa ilalim ng sasakyan, mayroon siyang sensor. Mayroon siyang stabilizing ring na ito yung nag malaman kung ano yung status sa position sa sasakyan. Mayroong wire sa ilalim, mayroon rin sa likuran. Nakita nyo may size sensor rin at parang mayroong stabilizing ring na sa ilalim ng sasakyan, yung design niya sa Japan. At saka makita natin yung module nasa loob ng sasakyan. Tingnan natin, buksan natin, mayroong makita natin yun. Tingnan mo sa ilalim, mayroong module yan. Diyan, makita nyo dyan sa ilalim. Yun ang drive sa sensor na yun. Okay, tapos na tayo sa headlight. Ito, makita nyo yung may logo na Mazda, yun ang tinatawag na sporty type. Yung nag-suggest ako, additional nalagyan ko ng bumper. Lagyan ko ng bumper yan at saka may dalawang ano yan, fog light. Ito, yung at saka yung power mirror. Nakita natin yung door handle natin. Mayroon na already kuha na siya, ano na yan, chrome plated. Ito yung power window switch. Ang power sliding door, ito yung switch sa power sliding door. Naka-on na siya. Switch on. I-try natin kung gumagana ba. Left, tingnan natin yun. Okay. Gumagana siya. Okay, dandahan siya nag-ano. Okay, tingnan natin doon sa kabilang opposite. Gumana siya. Yung ating upuan,
original Japan pa rin yun. Hindi natin balitan kasi maganda, maganda pa rin yung ceiling. Yung sa taas, yung ceiling, original pa rin yun. Linisan lang. Naka-plastic siya. Sa baba, may buksan lang dyan. Mayroong lagyan ng mga tools. Lagyan ng mga tools, jack at saka handle. Yung steering wheel yan, nakita nyo may logo na Mazda. May panel gates, okay. May remote control sa atong sa ating interior. And, yung dashboard, original pa rin. Yung may nakita tayo dyan, may sarap dito. Mayroon siyang speaker. Ibig sabihin, yung speaker to, sarap at saka sa balikon. Ibig sabihin to, yung pag may ganitong design na speaker, at saka trailer, mga bagong latest model yun siya. Gaya yung 2010 pataas. Yung mga trailer. Okay. Tingnan natin. Sa backside, sa likuran, tingnan natin. Mayroon tayong additional na steel board sa likod. Mayroong stainless. Mayroong extension sa bumper. Pinagawaan ko. Ito yung plate number. At saka yung mayroong reverse camera. Additional rin yun. Lagyan ng turbo. Mazda. Pinalagyan ko lang ng turbo kasi wala yung turbo. At saka four-wheel drive strum. Ipanilagyan ko rin ang full drive. At saka yung handle niya, door handle. Maganda yung ano, kasi makita mo sa loob. Malaking spasyo sa loob. Makita mo parang pwede ka lagyan ng mga maraming gamit. Kung mayroon kang maraming puntahan, mayroon siyang dalawang speaker. Ang presyo nito, 350,000 kasi sabi ng vendor. Nagmahal na rin yung bilhin sa Japan. Tapos, pero yung presyo yung original, 250,000 lang. Kaya lang, dahil sa mga additional, mayroong carrier, mayroong step door, mayroong pinakulayan ko yung mga skirt ng kulay puti, mayroong bumper na may antenna. Maraming mga additional, kaya nga naabot siya ng 300 tungkol sa dagdag. Kung walang dagdag, ano lang yun siya? Yung reverse camera, pinagdagdag yan. Yung bumper, yung buffler, mga logo, maraming na dagdag. Yun, makita mo yan, kung mag-open ang thermostat, makita mo dyan, automatic siya sa umakyat yan. Makita mo yung mga surplus galing Japan, mga malaki lang, malaki ng mga mileage kasi ginagamit yung Japan. Pero pagdating mo dito sa Pilipinas, pag kayo na may-ari, pinulitan mo ng kulay kasi yung kulay nito dati kulay puti, ngayon naging green na. Maganda rin pagkagawa nila kasi pulido pagkagawa nila sa mga mayroon siyang maraming nagtanong na yung aircon maabot ba sa gitna at saka maabot naman, maganda, malakas-lakas na ang aircon. Ang napakaganda ito, yung maliit, masyadong maliit, kung pumunta ka sa bayan, mag-parking-parking ka.
salamat sa video na ito. Okay. Maraming salamat po sa mga nanonood sa video. Maraming salamat.